pinagpalang umaga po sa bawat isa. Tunay po na ang Diyos ay mabuti at napaka mapagmahal po sa bawat isa po sa atin. Ang Diyos po natin ay Diyos ng pagpapala. Siya po ay gumagawa sa ating mga buhay. Siya po ay gumagalaw at buhay na buhay sa ating mga buhay. Ngayon pong umaga, bago po tayo magsimula sa ating pong gawain na kung saan, ito po ang ating pong palagi ang devotion, ang AAP. Ito po ay blessing natin na matatanggap mula po sa salita ng ating Panginoon. Manalangin po tayo. Minamahal naming Diyos sa pangalan ni Jesus. Salamat po muli, Panginoon, sa pagkakataong ito na kami ay muli, Lord, makakatanggap at makakapakinig ng iyong mga salita na siya po makapagbabago ng aming mga buhay, makapagpapatibay, palakas ng aming pananampalataya. Salamat, Panginoon. Pagpalain mo po ang bawat isa. Ito po ang dalangin. Amen and amen. Ngayon pong umaga ay ating pong simula na ang ating pong mensahe. Ito po ay nasa Kawikaan, Proverbs chapter 12 verse 2 up to verse 3. Ito po ang sabi po ng salita ng ating Panginoon. And by the way po, ang pamagat po nito ay Life Rooted in God's Word. Ang buhay na nakaugat sa salita ng ating Panginoon. Ito po ang sabi sa verse 2 ng Proverbs chapter 12. Good people obtain favor from the Lord, but He condemns those who devise wicked schemes. No one can be established through wickedness, but the righteous cannot be uprooted. Ito po ang sabi po sa Tagalog, ang mabuting tao ay magtatamo ng lingap ng Panginoon. Ngunit kanyang pinaparusahan ang taong may masasamang katha. And then, ito pa sabi sa pangatlo, ang tao ay hindi matatag sa pamamagitan ng kasamaan. Ngunit ang ugat ng matuwid ay hindi makikilos. Ibig pong sabihin, the righteous cannot be uprooted. Kapag ang isang tao po ay nakaugat sa salita ng ating Panginoon, hindi po siya pwedeng yanigin anumang mga pagsubok ang dumaan sa kanyang buhay. Yan po ang sabi ng Panginoon. At alam niyo po, ang Diyos po ang kumikilos sa buhay po natin. Ang sabi nga po ng Romans chapter 8 verse 28 up to verse 13. And we know that in all things, God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Tayo po'y tinawag ng Panginoon at may layunin po ang Diyos sa atin. Kapatid, tandaan po natin, tinawag ka ng Diyos, may layunin ng Diyos sa iyo. For those God foreknew, He also predestined to be conformed in the image or to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brothers and sisters. And those He predestined, He also called. Tinawag daw po ng Diyos. Those He called, He also justified. Those He justified, He also glorified. Yan po ang sabi ng Panginoon. Meaning to say, kapatid, God works for the good. Ang Diyos po ay kumikilos para sa iyong kabutihan. At alam niyo po, kung ang Diyos po ay kumikilos sa buhay po natin, ang kaaway po ay kumikilos din po sa buhay po natin. Subalit, wala siyang karapatan na mabuhay sa atin bilang mga tao o tayo sa buhay po natin. Has no authority in your life when God's hand is on your life. Kapatid, kaibigan, walang magagawa ang demonyo sa buhay mo kapag ang Diyos ay kumikilos sa buhay mo. May apat po na dapat nating malaman. Four things God wants us to be. Ano nga po ba ang gusto ng Diyos sa buhay po natin upang tayo po ay nananatili sa Kanyang salita, nakaugat sa Kanyang salita? Ito po ang sabi po ng Biblia, moreover, we have all had human fathers who disciplined us and we respected them for it. How much more should we submit to the Father of Spirit and live? They discipline us for a little while as they do best. Minsan tayo po ay dinidisipline ng ating Panginoon. Hindi po pang matagalan. Yun po ay para sa kabutihan po natin. Bakit? God discipline us for our good in order that we may share in His holiness. Kapatid,
Ang lahat ng ito ay sa ating pong kabutihan. No discipline seems pleasant at the time, but painful. Minsan, masakit po sa buhay natin yung mga pagsubok. Tayo po ay nasasaktan. Later, sabi ng Bible, later on, however, it produces a harvest of righteousness and peace for those who have been trained by it. Yan po ang sabi ng Panginoon. Una, ito po ang ating pong dapat malaman. God works for your own good, not for His own. Ang ginagawa po ng Diyos ay para sa iyo, para sa atin. Yan po ay kagustuhan ng ating Panginoon. Yan po ay hindi po kagustuhan ng iba, kagustuhan ng tao. Yan po ay kagustuhan ng Diyos upang maayos, maitama ang buhay po natin, upang tayo po ay lumago at matuto sa salita ng ating Panginoon. Pangalawa, God wants you to be a part of His purpose for His kingdom and for His glory. Ang bias po ng Diyos, yung kanya pong kalooban, yung pong kanyang plano, yung kanyang layunin po sa atin. Pangatlo, God wants you to be rooted and grounded to His word. Meaning to say, ang gusto po ng Diyos, ikaw kapatid, mag-ugat at lumago sa salita ng ating Panginoon. Kapag lumalago po tayo, ang buhay po natin aayos, na itatama yung buhay po natin kapag tayo po ay nakaugat sa salita ng ating Panginoon. Pang-apat, God wants you to feel good, not bad. Yan po ang gusto ng Panginoon, maging maayos. Feeling natin na tayo po ay nasa mabuti, no? Hindi sa masama. Tayo po ay lumalakad, kumikilos, namumuhay, ayon po sa mabubuting bagay o sa kabutihan ng ating Panginoon. At alam natin, ang kalaban, ang kasamaan ay nasa paligid lang po natin. Ang labanan, kapatid, ay totoo. Tandaan po natin, the battle is real and the enemy is invisible. Hindi po natin nakikita ang kalaban. Subalit, totoong may laban sa buhay. But once you become fearless, kapatid, life becomes limitless. Kapag nawala ang takot sa atin, magiging madali na lahat para sa atin. Lahat ng gusto natin gawin ayon sa kalooban ng Panginoon. And now, paano tayo nakaugat sa salita ng ating Panginoon? Paano tayo mabubuhay? How to live rooted in God's Word? Paano nga ba ang isang tao ay mag-uugat sa salita ng ating Panginoon? Ito po ang sabi ng Psalms chapter 1. Blessed is the one who does not walk in step with the wicked or stand in the way that sinners take or sit in the company of mockers. Mapalad daw ang tao na alin? Umiiwas saan? Sa mga gawang masama, hindi nakikisama. But whose delight is in the law of the Lord and who meditates on His law day and night. The person is like a tree planted by streams of water. Ang tao daw pong yon ay katulad ng isang puno na nakatanim sa tabi ng batisan. Siya po ay namumunga with shield in its fruit in season and sleep does not wither. Whatever they do, prosper. Lahat ng ginagawa natin, kapatid, ay pagpapalain. Pagyayamanin tayo ng Diyos kapag tayo po ay naguugat, nakaugat sa salita ng ating Panginoon. Ang unang step upang tayo po ay magugat, ito po, sabi ng Bible, do not entertain and listen to negative news and bad news o yung mga gossip, yung mga chismes. Huwag po nating i-entertain lahat ng mga bad news. Alam natin mga bad news, kabi-kabila po yan, mga negative news, no? Yun po minsan, nasasalim po sa isip natin, naglalaman sa puso natin, yung mga negatibong bagay sa buhay po natin. Huwag po nating i-entertain ang lahat ng ito. At huwag nating papakinggan kung ito po ay hindi makakabuti sa atin. Pangalawa, ignore what people say about you. Huwag nating intindihin o huwag nating pansinin po yung mga bagay na sinasabi laban po sa atin. Isipin natin yung sasabihin ng Diyos sa atin. Kapatid, ignore what people say about you. Ang ating pong pakinggan, tanggapin, yung salita ng Diyos na makapagpapalakas sa buhay po natin. Pangatlo, design your own life. Be true to yourself. Magpakatotoo ka, kapatid. Ayusin natin ang buhay natin. Ayusin mo ang buhay mo. Magpakatotoo po tayo.
be true to yourself. Yan po ang dapat natin gawin upang tayo po ay mag-ugat at tumibay sa salita ng ating Panginoon. And pangapat, look for good in every situation. Turn into positive. Look for good in every situation. Kahit anong sitwasyon sa buhay natin, kapatid, tingnan mo yung mga positibong bagay, huwag yung mga negatibo. Maging positibo ka sa buhay, sa pag-iisip at pananalita. Yan po ang dapat nating gawin. And then panlima, sabi po ng Psalms chapter 1, look for the word day and night. Ibig mong sabihin, let us meditate His word day and night. Magbulay-bulay po tayo ng salita ng ating Panginoon. And develop an attitude of gratitude. Dapat po, ang laman ng ating puso ay laging pagpapasalamat. Sa umaga, pagising mo, magpasalamat sa Panginoon. Sa gabi, bago matulog, thank you Lord. Lahat ng ginagawang mabubuting bagay ng Panginoon sa buhay mo natin ay ating pong pasalamatan. Be a gratitude. You are perfectly and wonderfully made. Kapatid, ikaw ay isinilang na kahanga-hanga, hindi ka kaawa-awa. Okay? So, maniwala po tayo, tanggapin natin ang salita ng ating Panginoon, yung pong lagi po niya sa ating pinapaalala sa atin na tayo po ay mamuhay, lumago, at mag-ugat sa kanyang salita. And last, once it pass, let it go. Yan po ang ating dapat gawin. Yung pass is pass. Ang nakalipas na ay kalimutan na at magsimula po tayong muli. Let us begin. Kapatid, hindi pa huli ang lahat. Okay? You can start all over again. Magugat po tayo, magsimula po tayo, magbagong buhay po tayo, at gawin po natin yung pinagagawa ng Diyos sa buhay po natin. Ikaw ay pagkapalain ng Panginoon sa buhay mo. Yan po ang nais ng Diyos sa buhay po natin. Kapatid, manalangin po tayo ngayon pong umaga. At pong itaas ang ating kamay at isuko natin ang ating buong buhay sa ating Panginoon. Minamahal namin Diyos, ngayon pong umaga kami po sama-sama, Lord, lumuluhod sa iyo at inaamin po namin kung wala ka sa aming buhay, Panginoon, wala kami magagawa. At ngayon pong umaga, kami po ay papakumbaba, binubuksan namin ang aming mga puso at ikaw po ay aming tinatanggap sa aming mga buhay. Binubuksan namin, Lord God, ang puso at pintuan ng aming buhay. Ikaw ang aming Diyos, naniniwala kami, Panginoon, na ikaw ay Diyos ng pagkapala at ikaw ay namatay upang kami ay bigyan ng panibagong buhay, buhay na ganap at kasiya-siya. Panginoon, salamat po sa iyo sa umagang ito. Ang lahat ng ito ay aming pong dalangin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Kapatid, pinagpala, tunay ang iyong buhay. God bless you. We are all blessed.